Magandang gabi po sa mga taga-subaybay ng ating Bible program dito po sa Facebook Live. Ngayon po ay Huwebes ng gabi, January 10, 2019. At tayo po ngayon ay napapanood mula po rito sa Plaridel, Bulacan, sa malalayong lugar ng ating bansa dito po sa Pilipinas. At pati na po sa mga nasa abroad. Ang kapayapaan po ng Panginoong Diyos ang sumaating lahat. Sa gabi pong ito, tayo po ay muli pong maglilingkod sa ating mga taga-subaybay sa pamamagitan po ng ating ginagawa po na Bible study. Meron po tayo ritong pagtalakay na ginagawa at kalinsabay rin po niyan, ito pong atin din pong ginagawa na pagtutuwid dito po sa mga nakikita po nating mga maling aral, mga maling turo na sa panahon pong ito ay ito po ang naglipana. Ito po ang nagsasalimbayan sa ating panahon dahil marami pong mga nagtuturo, mga nagpapakilalang mga mangangaral na sila po ay ang ginagawa po ay magligaw at ang mga tao po ay turuan po ng mga maling aral. Ito pong ating Bible program, dahil ito po yung nakabatay po sa Biblia, ginagamit po natin ang Biblia sa kanya pong mga gamit. Hindi po nalalaman po ng marami na ang Bible po ay multi-purpose. Ang komento po ng iba na bakit ika Bible program, bakit ika may ginagawang pagpuna doon sa mga turo ng ibang iglesia. Lalo po ang nadidinig po sa akin ay yun pong dating samahan na aking pinanggalingan. Bakit daw po kailangan pang yung mga turo po doon ay aking bigyan ng pansin at pagtalakay? Inuunawa ko na lang po yung ganoong mga pagkokomento po sa atin na sila po ay hindi nila naunawaan pong lubos kung papaano po ang mga gamit ng Biblia. Please, itong masyadong nakadirekta sa akin. Sa ikalawang Timoteo, kapitulo 3, at ang talata po'y 16, ang mababasa po natin ay ganito. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama, sa maling katuruan, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kung kayo po'y nakasunod, mga magulang at mga kaibigan, dito po sa ating binasang talata, ikalawang Timoteo 3:16, binasa ko po sa Magandang Balita Biblia na salin. Ano-ano po ang mga gamit nito pong ating Biblia? Bakit ko po nasabi na ito po ay multi-purpose? Pag sinabing multi-purpose, ito po ay marami po ang ano nito, ang paggamit. Ano po, magagamit po sa iba't ibang paraan.
Tama po ba? Multipurpose. Marami pong pwedeng paggamitan ito pong Biblia. Hindi labang po sa pagtuturo. Kasi yung iba po, yun ang sinasabi. Bakit hindi na lang siya magturo? Ha? Ituro na lang niya yung kanyang mga gustong ipangaral. Yan, i-share sa mga tao. Ba't kailangan pa ikang yung mga maling turo noong mga ibang iglesia ay kanyang talakayin pa at bigyan pa ng pagpansin. Eh ito po mga magulang at mga kaibigan, ang gusto ko pong mapansin ang ating mga taga-subaybay. Pagka po itong Biblia, yung Bible, kung tawagin po ito ay mga banal na kasulatan, kung ito po ay gagamitin po natin, eh ito po ang tamang paraan ng paggamit nitong Biblia. Ano po ang sabi po rito? Ulitin ko po ah. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Isang gamit po pala ng banal na kasulatan o ng Biblia ay para maituro ang katotohanan sa pagtatama sa maling katuruan. Ayan, nandyan pa po ba yung mga kasama natin at kayo po ba ay nakakasunod? Bukod sa ang mga banal na kasulatan ay nagagamit po para magturo ng katotohanan, eh ang isa pang gamit po nito ay para maitama naman yung mga maling katuruan. Tapos po, sa pagtutuwid sa likong gawain o yung mga nakikita nating mga liko, mga maling gawain ay maituwid sa pamamagitan po ng mga banal na kasulatan at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, para ang tao po ay matuto po ng mabuhay na matuwid, ay kailangan po yung magsanay. Ha? Matuto po tayong magsanay para mabuhay ng matuwid dito po sa ibabaw ng lupa. Ngayon, eh, para po tayo ay maturuan na masanay na mabuhay ng matuwid, eh, sa pamamagitan nga po nitong mga banal na kasulatan. Tama po ba? Sang-ayon po ba ang mga kasama po natin dito po sa ating programa ngayon sa Facebook Live? At alam ko po, ito po'y nasa YouTube Live din. Binabati ko po ang ating mga taga-subaybay sa Facebook Live at sa YouTube Live. Ito po ang mga gamit ng mga banal na kasulatan o ng Biblia. Hindi lamang po para ituro ang katotohanan, kundi para itama rin yung mga maling katuruan at para ituwid ang mga likong gawain at para masanay sa matuwid na pamumuhay. Kaya kapag ka po sa ating programa, meron po tayong ginagawa dito na tinatama natin yung mga maling katuruan, ay wala po tayong nilalabag. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pagka meron po tayong itinutuwid na likong o maling gawain, wala po tayong nilalabag dahil alam po nating gamitin itong mga banal na kasulatan. Yan, yun lamang po ang aking gustong maipagpauna para dito po sa mga baguhan po na nasusubaybayan ng ating programa, eh naninibago sila dahil sila po ay nasanay po sa ibang mga programa na ano lang po yun, na puro teaching, puro pagtuturo. Pero para yung mga maling turo ay maitama
ay hindi po yan ginagawa ng marami. Ayan, eh tayo po mga magulang at mga kaibigan, 2 taon at 6 na buwan na dito po sa Facebook Live. Para po sa mga hindi nakakaalam, 2 years and 6 months na po ang programang ito na ginagawa dito po sa Facebook Live. Ang umpisa nga po nito eh, ang ating pamagat, ang sagot ng Biblia basa. Dahil nga po nandyan yung mga fanatics na ang ginagawa po, ibantayan ang ating mga videos, nire-reklamo, pinapatanggal nila. Ayun, ang ginawa po natin, pinalitan po natin yung title ng programa, ginawa na po natin Bible program. Awa naman po ng Diyos eh, hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po itong ating programa dito po sa Facebook Live. 2 years na po, 2 taon at 6 buwan ang ating pong programang ito sa Facebook Live. Sa darating po na July ng 2019 ay 3 taon na po tayo dito sa Facebook Live. At ito nga po ang pinagsisikapang magawa po ng programa na hindi lamang po ang katotohanan ng salita ng Diyos ang maituro sa pamamagitan nga po ng Biblia na ating binabasa rito sa programa, kundi pati yung mga maling turo ay maitama. Matawagan po ng pansin ang mga tagapagturo na ang mga daladalang mga turo ay mga maling turo. Delikado po kasi yon. Mapapahamak po ang mga tao na ang mapapaniwalaan po nila sa kanilang mga tagapagturo ay mga maling turo. Ha? Hindi po kasi lahat ng turo ay galing sa Diyos. Meron po kasing mga turo, may mga aral, e galing po sa demonyo. O basahin ko po ah, sa isang talata ng unang Timoteo 4 at ang talata po ay 1. Ito po mababasa natin. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ayan, dito po sa ating binasang talata o sinasabi po rito na sa mga huling panahon, ano po ang mangyayari? Ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Ano gagawin nila? Mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ayan, meron po palang mga aral ang mga demonyo. Hindi po lahat ng mga aral ay aral ng Panginoong Diyos. Tama po. Meron po ang mga aral ay aral ng demonyo. Katuruan ng mga demonyo. O basahin ko po sa Magandang Balita Biblia. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ng pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ayan, maliwanag po ah. Kahit po sasalin ng Magandang Balita Biblia, mababasa po talaga yung mga aral ng mga demonyo, mga katuruan ng mga demonyo. Ngayon, ano po ba itong mga aral o katuruan ng mga demonyo na ito po ay itinuturo at tinatanggap naman po ng iba? O tuloy ko po ang basa. Ang mga katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa
at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Mga magulang, mga kaibigan, kayo po ba'y nakakasunod dito po sa binasa nating mga talata, 1 Timoteo 4:1 hanggang 3? May binabanggit po ang Apostol Pablo tungkol sa mga aral ng mga demonyo, paturuan ng mga demonyo, na ang sabi po sa talatang 2, ito po'y ipinapalaganap. Yang mga katuruan ng mga demonyo, pinapalaganap yan ng mga taong sinungaling at mga may mga manhid na budhi. E ano po yung mga katuruan ng mga demonyo na yan? Pinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Ayan, makinig po tayo ha. Ako po kasi ay familiar po rito sa mga talatang ating binabasa ngayon. Ito po kasi ay isang panahon na naituro po sa akin at akin din po pinaniwalaan noong aking kabataan. 1990 po, nung ako po ay graduate ng high school, ako po ay nahikaya at nabautismuhan dyan po sa iglesia sa may Apalit, Pampanga. Noong mga panahon po na yan, 1990s, ay itinuturo po noong tagapagturong nakasama ko po, yung dati kong tagapagturo, yung tungkol po sa pagbabawal ng pag-aasawa. Ayan. Sa mga matatandang mga miyembro, mga matatandang mga manggagawa dyan po sa iglesia sa may Apalit, Pampanga, alam na alam po nila itong aking pinapahayag na ito. Alam na alam nila na ako po'y hindi gumagawa rito ng katha. Ah, hindi po ako nag-iimbento rito. Yang tungkol sa pagbabawal sa pag-aasawa, yan po ay katuruan po yan. Mahigpit na ipinagbabawal po ni Ingkong noong mga 1990s hanggang mga 2000 po na yan, ang tungkol po sa pagbabawal sa pag-aasawa. Lalo po sa kaniyang mga manggagawa. Yung kanyang mga manggagawa, yung mga mangangaral dyan, yung mga ministro dyan, ay mahigpit po talaga si Ingkong dyan po sa pag-aasawa. Nung mga panahon na yon ay mabigat po ang ipinapataw na disciplinary measures. Disciplinary action dyan po sa mga nag-aasawang mga manggagawa, lalo kapag ka po nagtanan. Ayan, sinususpindi po ng habang buhay, sinususpindi po ng 7 taon noong mga panahon na yon, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon po, dito po sa ating binabasang talata, 1 Timoteo 4:1 hanggang 3, yun po palang ipagbawal ang pag-aasawa. Yun po pala isa po sa mga aral ng mga demonyo. Isa po yan sa mga katuruan ng mga demonyo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yung mga miyembro po na palihim na nanonood at nakikinig sa ating programa, lalo kung kayo po ay tumagal na rin po sa iglesia na yan, sa may Apalit, Pampanga, alam na alam niyo po sa inyong mga puso na noong mga 1990s na yan hanggang sa pagpasok po ng mga year 2000, talagang kasagsagan
kainitan ni Ingkong nung mga panahon na yon na suspindihin ha yang mga manggagawa po na nag-asawa, nagtanan. Nung mga panahon na yon, pagka ikaw po'y nag-asawa, parang ikaw po ay meron kang sakit na ketong. Parang ikaw ay may sakit na nakakahawa, pinandidirihan ka, iniiwasan ka, nilalayo ang ka ng mga miyembro. Ha? Meron pong mga nag-asawa ha, nung mga panahon na yon, ang ibinibigay pang utos ni Ingkong ay hindi pwedeng pumasok sa kapilya. Ha? Doon lamang sa labas ng kapilya pwedeng umupo at makinig ng paksa. Ha? Meron pong ganyan. Inabutan ko pa po dito po sa may Hagonoy Bulacan. Ako po'y nagdestino dyan nung araw, nung kabataan ko. Ay, meron po akong napansin, tinanong ko po yung matandang kapatid sa Hagonoy, bakit po ba meron po akong nakikita na mga miyembro, mga kapatid, na doon labang po sila sa labas ng kapilya, hindi sila pumapasok. Eh, sabi sa akin nung mga matatandang mga miyembro sa Hagonoy, eh, Brother Willie, kasi itong mga nakikita mong nasa labas lang ng kapilya, doon lang sila nakaupo, nakikinig ng pagsamba, bawal ika silang pumasok. Ha? May circular ika na nilabas sa mga yan. At sila'y pinagbabawalan na pumasok sa loob ng kapilya. Pinagbabawalan din silang mag-abuloy. Ayan, noong mga panahon na yon, mga magulang at mga kaibigan. Ayan, nandiyan si Brother Bert. Ayan, bumabati si Brother Bert. Alam ni Brother Bert itong sinasabi kong ito na noong mga panahon na yon, pagka ikaw po ang iyong nilabag, eh yung tungkol sa pag-aasawa na yan, ay talagang ikaw po ay papatawan ng mabigat na hatol. Nandiyang ikaw po'y suspindihin ng habang buhay, suspindihin ng 7 taon, tapos meron pa pong mga sinususpindi na hindi pinapahintulutang makapasok sa loob ng kapilya. Eh, itong mga baguhang mga miyembro dyan na mga fanatics, bago kayo magkomento, ha? Bago kayo magsasalita ng hindi nyo nalalaman, eh magtanong-tanong muna kayo dyan sa mga matatandang mga miyembro dyan. Ipagtanong ninyo rin sa mga matatandang manggagawa, totoo ba itong sinasabi ni Willie Santiago sa programa niya? Na noong mga 1990s hanggang year 2000 ay talagang mahigpit ang pagbabawal sa pag-aasawa. Ayan, si Brother Bert, kilala po yung Roy na engineer ha, sa may Mandaluyong. Yan po ay OIC noong araw. Ay, yan po ay natanggal sa pagka-OIC at tiniwalag dahil nga nag-asawa. Eh, ginawa ng paraan nila, Josel. Ayan, ganyan po kasi sa iglesia na yan, pagka po merong mag-aabugado sa'yo, meron pong magbabakir sa'yo, eh, tiwalag ka na. Eh, pwede ka pang matanggap. Ayan, si Brother Bert, natatandaan niya yung OIC na si Roy, na taga, lokal ng Mandaluyong. Eh, yan po ay nag-asawa, nagtanan. Ayan. Eh, tiniwalag yan, tiniwalag. Pero dahil nga may mga malakas na nagbaker, eh, yan po, naibalik po yung tiniwalag na si Roy ng lokal ng Mandaluyong. Tapos, mismo yung organista, yung tumutugtog ng organ, inabutan ko rin si si Kaedong. Ayan. Eh, matagal na pong kasama yan ni Ingkong. Eh, nag-asawa rin.
Nag-asawa rin. Eh, nung mga panahon na yon ay para yung mga mata na nagmamatsyag, yung mga nagbabantay kay Ingkong kung ano ang gagawin niya, ay para walang masabi yung mga nasa paligid, sinuspindi yung edong. Pero yan naman po, ano lang, kumbaga sa papel lang naman yon yung pagkakasuspindi. Ha? Para lang walang masabi yung mga nasa paligid. Pero iba po itong sitwasyon ng pamangkin na si Bonjing. Yan. Yan po ay 7 taon na nagpanggap na binata. 7 taon pong nagpakunwari na binata. Na yan ay single. Na yan ay bachelor. Eh yan nga po ay nakikihalahala pa sa NYC nung araw, yung National Youth Convention, yung pagtitipon-tipon ng mga binata at mga dalaga. Eh, siya pa ang ginagawang halimbawa, role model daw si Bonjing noong mga panahon na yon, na bagamat siya ika ay naka-expose sa showbiz, eh marami ikang tukso. Eh nakita nyo naman, ika ang ating kuya ay nananatili pa rin matatag sa pananampalataya. Ha? Binata pa rin hanggang ngayon. At maraming nagkakagusto dyan na mga kasamahan niya sa broadcasting. Ha? Kahit ika doon sa mismong sa kanyang pinagkatrabahuhan na FM station. Ha? Ganyan purihin ni Ingkong noong araw yung kanyang pamangkin, yung kanyang ipagmalaki. Alam nyo ba, ika na nandoon yung aking pamangkin sa FM station, ay may mga babaeng nagpupuntahan at may mga daladalang mga pagkain, mga tsokolate, ayan. At talaga ikang sinusuyo itong aking pamangkin na ito. At meron pa ikang nag-aalok ng pera. Ha? Handa raw magbigay kahit 1 milyon ay basta anakan lang. Ha? Buntisin lang doong kanyang pamangkin na si Bonjing. Ayan, Brother Bert, natatandaan niyo po ba yung mga kwento na yan para i-build up ang image noong Bonjing? Ha? Dinasabi ni Ingkong na, eh, tinan nyo naman, itong pamangkin ko kahit hinahabol na ng mga babae. Ha? Mismo ikang sa radio station, pinupuntahan ng mga babae doon. Kung ano-ano mga dalang, regalo, ha? Pagkain. Meron pa ika ay handang magbayad kahit 1 milyon. Ay basta siya raw eh, bigyan lang ng anak. At alam nyo ba ika, meron pang nagpakamatay. Meron pa ikang nagbaril sa ulo. Ah, dahil masyadong na-obsess dito sa kanyang mahal na pamangkin. Ah, noong mga panahon na yan, ganyan po kung paano i-build up ni Ingkong, pati nung mga sip-sip kay Ingkong, itong si Bonjing, yan ay katularan natin, mga kabataan, yung ating kuya Bonjing, na kita ninyo naman, eh talagang dahil sa kanyang pananampalataya at sa kanyang pagmamalasakit sa iglesia, kaya nga kung ipanalangin niya ng mga manggagaway, Panginoon, maawa ka po at ingatan mo ang binatang nag-alay ng kanyang kaligayahan upang matulungan ang iyong sugong pangangaral. Ayan. Yun po ang panalangin po dyan. Ha? Na binibigkas ng mga manggagawa. Ha?
sa Panginoong Diyos na itong binatang ito na nag-alay ng kanyang sariling kaligayahan ay samahan at ingatan ng Diyos. Eh yung palang binata na sinasabi ni Leia, 7 taon na palang binat. Ayan. Eh, 7 taon na palang nagpapakaligaya sa andungan nung kanyang kalimin. Mga magulang at mga kaibigan, ha? Yan po yung aking sinasabi. Na yung katuruan po ng demonyo na nung mga 1990s na yan ay tinuro din ni Ingkong, ha? Yung ipagbawal niya yung pag-aasawa, lalo sa kanyang mga manggagawa. Ang sinasabi ni Ingkong ay yun ikang ikaw ay may asawa, eh ito ikay magiging sagabal pa sa iyong paglilingkod sa Diyos. Ha, tama po. Ha? Eh, nagiging sagabal pa ika yan sa paglilingkod sa Diyos, yung asawa. Kaya nga ika, eh, mga binata at mga dalaga, huwag na kayong mag-aasawa, lalo't malapit nang bumalik ang Panginoong Hesukristo. Ha? Hinihintay na lamang natin ng malaking kapighatian. Yun na lamang ika ang isang palatandaan na hindi pa nangyayari, kaya hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesukristo. Yun ikang mga giyera, nangyayari na yan. Yung mga kagutong, yung mga lindol, yun ikang mga salot. Yan, Mateo 24:3-8. Yan ika ay mga palatandaan ng nangyayari. Ha? Kaya talaga ikang nasasabi natin, ha, kay Armog Goryo, ha, magandang gabi. Eh, malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo dahil isang palatandaan na lang ang hindi pa nangyayari. Yung malaking kapighatian. Na sa panahon ng malaking kapighatian, mahirap ika ang magiging buhay dyan ng mga tao. Kung ikaw ay may asawa, ikaw ay buntis, o kaya naman meron kang maliit na sanggol na pasusuhin, ay sa tindi ika ng gutom na iyong nararanasan, eh ikaw na mismo ika ang magluluto at kakain sa iyong sanggol. Tama po, ha? Brother Bert, naalala niyo po ba yan? Yung mga matatandang mga manggagawa dyan, yung mga matatandang miyembro din, ha, na nakikinig sa aking programa. Sa puso ninyo, alam na alam ninyo na totoo sinasabi ko. Ha, kaya si Ingkong ay pinagdidiinan niya, huwag na kayong mag-asawa. Ha, si Ingkong ay pag gumawa po yan ng awit, niletrahan po niya yung awit. Eh, asahan mo na po, lalo kapag ka ang aawit ay mga manggagawa. Eh, nandun po sa awit na talagang kinukumit niya yung mga manggagawa na huwag nang mag-asawi. Para kay Jesus ang puso. Para kay Jesus lamang. Kami ay hinding-hindi mag-aasawa. Ang aming buong lakas laan sa Kanya. Para kay Jesus ang buhay. Para kay Jesus lamang. Ayan, naalala ko pa ho yung awit na yan eh. Noong mga panahon na yun eh, tatawagin ng mga manggagawa sa stage o yung mga manggagawa, dito ika kayo sa entablado. And papaawit ni Ingkong yan. Pag inawit na ho yan ng mga manggagawa, ay hindi pa ho tapos yung awit eh.
nagnangalngalan na sa entablado. Mga umaatuwal na huron at mga nananangis na, ha? Lalo po doon sa letra na, kami ay hindi mag-aasawa. Ayun, talaga namang yun ang ang nararamdaman ng mga umaawit. Dahil yun ang ginawa ni Ingkong na letre. Hindi na mag-aasawa. Tapos ay nung mga panahon na si Ingkong ay napakasipag magsuspindi ng mga manggagawa. Ha? Nagliligawan pa lang ay itatapon na sa malayong destino si Mel, si Josel. Ha? Ayun, dahil mga nanliligaw, eh yun pa lang si Bonjing eh, meron ng kalibin, 7 taon. Naloko na. Ayan, 2002, noong mapaamin si Ingkong na may kalibin na yung kanyang pamangkin na si Bonjing. At yung nakalibin, ayan, alam ni Brother Bert, eh may anak sa Hapon. Ah, Brother Bert. Ayan, tinan niyo po, ha? Para sa mga fanatics na dyan sa social media, kinakalat ang litrato ni Bonjing at ng kanyang asawa. Yun daw ang role model ng mga mag-asawa dyan sa samahan na yan. Yun daw ang lodi. Ha? Yun daw ang padron ng mga mag-asawa sa grupo na yan. Sa may Apalit, Pampanga. Ay, ewan ko lang. Ha? Ay, nakalibin ni Bonjing, eh, si Ingkong din naman ang nagsabi sa kapatiran. Kung yan ay may anak sa Hapon. Ha? Si Ingkong mismo ang nagsasabi nun sa kapatiran. Bakit? Si Maria Magdalena nga ika eh. Masamang babae eh. Pero nung sumampalataya ikayan kay Jesus Christ, ay kinalimutan ng Diyos yung kanyang pagiging masamang babae. Ika, kung ang napangasawa ng pamangkin ko ay may anak sa Hapon. Dahil yan ika'y nagtrabaho sa Japan. Ayan. Kasi noong mga panahon na yun ay sinasangga na ho ni Ingkong lahat ng mga pukol kay Bonjing. Dahil noong araw, si Ingkong ay kumagbitaw ho yan ng salita. Ha? Mga manggagawa, pagka ika kayo mag-aasawa lang din naman at ipagpapalit ninyo ang inyong tungkulin dahil sa babae, abay mag-asawa ika kayo ng babae nga matino naman, hindi ika lamas. Yan, ganyan ang salita ni Ingkong eh. Hindi ika yung nalawayan ng aso. Tama po. Ha? Natatandaan nyo ba yan, Brother Bert? Yung mga salitang lumalabas sa bibig ni Ingkong noong araw, lalo, ang kausap niya po yung mga manggagawa, ha? Dyan sa aralan, klase ministerial. Dahil nung mga panahon na yan, talagang kahigpitan ng pag-aasawa ni Ingkong, ha? Pinagbabawal niya yung pag-aasawa, meron pa rin mga nag-aasawa. Ayun ang hamon ni Ingkong. Sana ika yung ihaharap niyo sa aking babae, yung wala akong masasabi, yung wala akong maipipintas. Hindi ika, nag-asawa ka na ika, na pang-asawa mo ay, ang termino ni Ingkong, pinagsawaan na ika yan ng iba. At yan ika'y lamas pa. Yan ika'y nalawayan na ng aso. Wala ka ikang mukha na maihaharap sa akin yan. Tapos po nung malaman po ng kapatiran yung nangyari pag-aasawa, ha? Noong kanyang pamangkin, si Ingkong pa rin ang sumasalag, siya pa rin ang nagtatanggol. Kung yan ay may anak sa Hapon, si Ingkong mismo nag-bulgar na may anak sa Hapon. Ako nga po, hindi ko alam yun eh.
Tayin kong ko lang nalaman. Tapos nitong bandang huli, nung ako po ay wala na sa samahan na yan, abay, pati ako ay dinadamay. Ako raw po ay naninira dyan sa asawa ni Bonjeng. Ako raw ang nagkakalat na yan ay nagtrabaho sa Japan. Si Inkong mismo ang nagbulgar niyan sa kapatiran. Tapos yung si Daniel Puto, gumawa ng libro. Nakalagay din sa libro kung sino yung napangasawa ni Bonjeng. Wala akong kinalaman dyan. Para sa akin ikarga yung ako raw ay naninira. Anong sisirain sa sira? Tama po. Ang sinisira, yung buo. Pero pag wasak na, at sira na talaga, abe, hindi na sinisira yung. Hindi na kailangan sirain pa yung talagang sira. Tama po ba? Ayan, ang aking pong gustong mabigyan ng linaw. Kasi mga fanatics eh, pagka nasa forum eh, lahat na lang ng pwedeng ikarga sa akin, kinakarga sa akin eh. Baka bandang huli, pati pagpatay kay Ninoy Aquino, sa akin yun na rin ikarga. Naman! Ha? Mga fanatics na ito, pinagtatanggol nyo mag-uncle, eh hindi nyo naman kilala sila. Ha? Ngayon lang kayo naging miyembro dyan at wala na nga si Inkong sa Pilipinas nung kayo'y mag-miyembro dyan. Eh ako po ay 1990 pa. Ha? At nakasama pang personal na tira pa mismo sa may Apalit, Pampanga, sa Sentral. Tama po. Ha? Kaya I know what I am saying here. Alam ko po sinasabi ko rito. Pinapaalala ko lang sa mag-uncle na nanonood sa ating programa, eto mga kabulastugan na mga pinagagawa ninyo. Ha? Nagturo kayo ng bawal ang pag-aasawa. Ayan palang turo na yan, aral na yan, aral ng demonyo. Hindi po ako nagpaparatang dito ha. Binasa ko yung unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Ha? Meron pong mga tao, ang nangyari, iniwan ng pananampalatayang Kristiyano. Ha? Tumalikod kay Jesus Christ. At ang ginawa, ang kanilang pinakinggan, yung mga espiritong mapanlinlang, yung mga nasa likod ng mga bulaang guro. Ha? Tapos, ang tinanggap nilang mga turo o aral, ay aral ng mga demonyo. Ang isang aral po ng mga demonyo, yung ipagbawal ang pag-aasawa. Ayan. Nung mga 1990s nga po, basta si Inkong ang gumawa ng kanta, niletrahan niya, talagang binibigyan ng diin na huwag nang mag-asawa. Babae ay impyerno sa lalaking Kristiyano, si Jesus ang irog ko. Ayan, meron pang ganong inaawit eh. Babae ay impyerno sa lalaking Kristiyano, si Jesus ang irug ko. O kahit po yung Edong, yung si Ika Edong, meron pa yung inaawit-awit nung araw, nag-recording pa yan eh. Cassette tape pa po nung mga 1990s. Babae, maging sino man, huwag mo nang asahan, maagaw ang pag-ibig kong tunay.
Ayan. Babae, maging sino man, huwag mo nang asahan. Maagaw ang pag-ibig kong tunay. Ayan, yung mga adaptation ng mga kanta, pag niletrahan ni Inkong, eh talagang ang mensahe ay bawal mag-asawa. Huwag nang mag-asawa. O si Josel, nung mga panahon na yan, ay nare-request din umawit sa pasalamat si Josel. Ha? Gumawa si Inkong ng awit na adaptation doon po sa awit ni Bing Rodrigo. Ah, yung gintong araw. Liniletrahan ni Inkong yon. Ah, yung awit na yon at para kay Josel. Natatakot ako sa araw na darating. Baka ang puso ko'y matutong gumiliw. Dalangin sa Ama kay Jesus ay mapiling, ingatan mo ako hanggang libing. Natatakot ako sa araw na darating. Baka ang puso ko'y matutong gumiliw. Dalangin ko, Ama, kay Jesus ay mapiling, ingatan mo ako hanggang libing. Ayan. Eh, nung mga panahon na yun, ay, ayan, dahil nga si Bonjing ay nahayag na pong may kalibin, ay, nagsunuran na ho yung pag-aasawa. Doon nga nangyari po yung mass wedding. Tama po, yung binabangkit ko na kinasal ni Inkong sabay-sabay yung mga ministro dyan at para hindi masyadong mapokus ang atensyon kay Bonjing. Ngayon, sila Josel, sila Mel. Eh, nung magpakasal na ho sila, mga lobo na dyan ng mga babae. Ayan. Kung ano-ano pa sinabi ni Inkong nung araw dito po sa napangasawa ni Josel. Ayan, masasakit na salita ang mga pinagsasabi ni Inkong doon sa napangasawa ni Josel, sa napangasawa ni Edong. Ah, si Inkong pagka nanlae, matindi. Ba't naman ikaw, Edong, mag-aasawa ka lang eh, sa mukha pang kabayo? Ayan, kung si ka Edong ay mapapanood itong aking programa, eh hindi ba yan ang panlalait ni Inkong doon sa napangasawa ni Edong? Bakit naman ikaw, Edong, nag-asawa ka lang eh, hindi pa ikaw sa mukhang tao, ba't ikaw sa mukhang kabayo? Ayan, yan ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Inkong. Ayan, nilalait yung mga napangasawa nung kanyang mga kasama dyan. Ha? Dahil nga sa mahigpit na pagbabawal ng pag-aasawa. Ah, si Bonjing naman, nung mga panahon na yon, talagang makapal din ng muka. Ah, umaawit-awit pa sa pasalamat. Akin nalalaman na darating ang takdang araw. Ah, yung My Way. Adaptation ng My Way. Niletrahan din ni Inkong. Eh, pag kinakantayan ni Bonjing, talagang modulated ang boses, talagang pinalalaki. Aking nalalaman na darating ang takdang araw sa pagbibinata, kabaka ko'y layaw ng buhay. Ngunit
ang tiwala. May Diyos Amang sakipaglubay upang itong puso ay maingatan. Dalangin sa Ama, iligtas ang abang palad ko. Tawag ng pagsuyo ay ipinit itong puso ko. Ako'y nangangapong hanggang wakas tanging sa iyo, puso, pagmamahal di magbabago. Natatandaan ko pa, ha? Ayan po yung mga Mosa requested song noong mga 1990s, yung mga adaptation na yan na niletrahan ni Ingkong, na ang mga letra po ay ang mensahe po ay bawal mag-asawa, huwag nang mag-asawa. Ayan. Tapos, noong eto na, ang nangyari, yung mismong pamangkin niya na mahal niya, mas mahal niya kay Kristo, nung yan na po ang masabit sa pag-aasawa, wala nang nagawa si Ingkong. Ha? Talagang nagdire-diretso na yung mga nag-aasawa dyan. At sa panahong ito, meron pong paghihigpit pa rin. Kaya lang napapansin na po na yung mga nag-aasawa po dyan para mapayagan, ito po ang dapat na ang dapat na gawin. Magsasubmit po sila ng financial statement. Yung bank statement. Kailangan na magpakita sila ng mga dokumento na sila po ay mayroong pirmi ng trabaho at kaya na po nilang mangupahan man lamang sa apartment. Ayan. Sabi ko ron sa nagbalita sa akin, hindi nyo baka ako nahalata. Kayo ay sinisiay dyan nung mag-angkel. Bina-background check lang kayo. Inaalam lang kung kayo ay capable na at meron na kayong maraming pera. Ha? Yan ang sinasabi ni Ingkong Para ikaw maiayos natin ang pag-aasawa, lalo ng mga kabataan natin, ha? Na mga miyembro. Magsabit muna kayo ng proof of income na kayo talaga, ito na ang inyong sweldo. Matatag na ang inyong trabaho. Kaya nyo nang magpatayo ng sarili nyong bahay o kaya kahit malamang apartment area, meron kayong matirhan. Pero ang nasa likod po talaga nun, malaman nung mag-uncle, sino ba yung mga may pera dito na huhut-hutan ng mag-uncle? Bakit ko po nasabi yan? Ay nasili po ng mga miyembro yung mga apo ni Ingkong sa Brazil. Yung mga apo ni Ingkong sa Brazil, nag-aasawa doon. Wala namang mga trabaho. Wala namang mga hanap buhay. Ha? Sabi nung mga narito sa Pilipinas, bakit pagdating sa atin, pag tayo mag-aasawa, kailangan na marami pa tayong isasubmit ng mga dokumento para tayo payagang mag-asawa. Bakit yung mga apo ni Ingkong nag-aasa-asawa na sila doon? Wala naman trabaho, wala namang hanap buhay. Bakit pinapayagan ni Ingkong mag-asawa? Nako, napikon si Ingkong. Nung marinig po ni Ingkong na pinag-uusapan yung kanyang mga apo, galit si Ingkong. Bakit? Bakit yung sinisilip ang mga apo ko kung sila man ay pinapayagan kong mag-asawa?
Ha? Ako naman ang bubuhay sa kanila, hindi naman kayo, sabi ni Inko. Ha? Yun ang naging pagtatanggol ni Inkong sa kanyang mga apo. Bakit yung ika? Sinisilip ang mga apo ko. Ha? Kung sila man ay nag-asawa na rito, pinayagan ko, eh ako naman ang bubuhay sa kanila, hindi naman ika kayo. Totoo po ba yun? Na si Inkong ang bumubuhay sa lahat ng mga nakasama niya sa Brazil? Ha? Yung mga nandoon sa Brazil, pati yung kanyang mga apo na mga walang trabaho eh, nag-aasawa, nagpapamilya na ron. Ang bumubuhay sa lahat ng mga naroon sa Brazil, ha? Mula kay Inkong, yung mga miyembro dito sa Pilipinas. Tama po? Ha? Tama po ba? Hindi ba yung abulo yan, pagka nakolekta na yan, diretso na agad kay Inkong yan? Ha? Pagka araw ng Linggo, nag-abulo yan. O eh, sino po ang kukolekta nun? Hindi ba yan eh, kailangang maipadala na sa Brazil? Ha? Paghahatian na po ng mag-uncle, yung nakolektang abulo yan sa buong Pilipinas? Ha? Yan po sa YouTube, kay Zoe Bautista. From Alaska, kumusta po dyan ha? Hindi ba itong sinasabi ko, totoo naman talaga nangyayari. Basta nakolekta ng abulo yan, paghahatian na po ng mag-angkel. Ha? At lahat ng bayarin, lahat ng gastusin sa coordinating centers, sa mga lokal na inuupahan, lahat yan ang kakargo, ang mag-iintinding magbayad. Mga opisyales at mga miyembro. Tama po. Ayan. Yan ang totoong nangyayari dyan. Ang abulo yan, diretso sa bank account ng mag-angkel. Diretso sa bulsa ng magtsuhin yan. Ha? Dapat sana, yung abulo yung nakukulekta, gamitin yan para sa iglesia. Eh, hindi eh. Kukunin ng mag-angkel ang abulo yan. Tapos magdadahilan. Kulang na kulang ang abulo yan na nakukolekta. Ang abulo yan pumapasok. Mas malaki pa ika ang lumalabas kaysa pumapasok. Kaya ika, pagka kinukulang ang abulo yan, ako ika'y nangungutang ng patubuan. Pati na si Bonjing napasok na rin sa pangungutang. Ha? Eh bakit malakas ang loob ng mag-angkel na mangutang? Kasi meron silang ipinapangahas na mga magbabayad ng utang nila. Sino po yun? Yung mga utu-utong mga miyembro. Tama po? Lahat ng mga nachuchubibo pa nilang mga miyembro, yon ang pinagbabayad nila ng mga inuutang nila sa mga pinansing. Ha? Mga miyembro nagbabayad. Ha? Nagpatayo ng pasalamatan. Sabi ni Inkong, sarili niyang pera yon. Inutang pa niya yung pinampagawa ng pasalamatan. Ha? Eh, yung mga inutang na yun ni Inkong, sino ba nagbayad? Hindi ba mga miyembro din? Ha? Yung mga cheque na inisyo ni Inkong doon sa mga may-ari ng lupa, sino nagpondo ng mga cheque ni Inkong? Hindi ba ang mga miyembro din? Tama po. Tapos nung nandyan na ang pasalamatan, kapal ng mukha ni Inkong, sasabihin niya, wala kaming inistorbo sa inyong mga miyembro kayo, hindi kayo namin nilapitan. Ha? Napundari ang pasalamatan dahil sa pera ko ang ginamit. Ha, sarili kong pera. Kaya akin ang pasalamatan na yan. Pinapagamit ko lang sa inyo. Kaya yung mga miyembro, yung mga bagong lublub lang, naku, napakabait talaga ng ating mga sugong mga ngaral. Kalain nyo ika, sarili nilang mga properties, ha? Sariling pera nilang pinang paggawa ng pasalamatan, eh dahil mahal tayo ng ating mga sugong mangangaral,
Ayan, pinapagamit sa atin. Ayan, hindi tayo sinisingil. Naloko na. Tama po ba? Ayan ang aking gusto pong maipapansin sa mga nanonood, nakikinig sa ating programa, yung mga nasa YouTube. Alam ko, kaya nasa YouTube yung mga yan eh, umiiwas na sila po ay matrace. Ayan, marami na po kasing nabubuksan, naliliwanagan ng mga isip nila dito po sa mga expose natin dito at hindi nila matutulan. Bakit? Eh, totoo po yung ating mga pinapahayag dito eh. Ha? Naalala ko po yung tungkol sa aral ng mga demonyo. Isa po dyan yung ipagbawal ang pag-aasawa. Tapos eh, meron pa pong kasunod. Ha? Meron pa pong mga ipinagbabawal na pagkain. Ha? O hindi ba si Ingkong eh ngayon eh vulgar na? Ha? Bawal na rin ang Toblerone, yung tsokolating Toblerone. Ha? Dahil daw yung gatas, kinuha doon sa hayo. Halal ika halal. May hinihintay po akong patunay, ha? Video. Nagkontrahan yung mag-uncle tungkol po dyan sa Toblerone. Tungkol po dyan sa kanilang pagbabawal ng pagkain ng tsokolating Toblerone. Yung mag-uncle, nagsalungatan tungkol po dyan sa issue ng halal. Sana yung ating mga kaibigan na Wokens ay magawan ng paraan. Yung mag-uncle, yung mag-juhin, hindi po nag-usap. Hindi nag-usap. Eh si Bonjing, bumanat ng tungkol sa halal. Yung uncle niya, meron ting stand tungkol sa halal. Hindi ho nagtugma. Nagbanggaan yung mag-uncle. Ayan. Tinan niyo po, yung pagbabawal po sa mga pagkain. May mga bawal po dyan na pagkain eh. Ayan, 1 Timoteo 4.1.3. Yung mga katuruan ng mga demonyo. Isa po dyan, yung pagbabawal sa pag-aasawa. Tapos, ang isa pang binabanggit, ito pong sinasabi na ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Kasama na po dyan yung sinasabi ni Ingkong, huwag kayong kakain ng manok sa Jollibee. Huwag kayong kakain ng manok sa McDo, sa Mang Inasal, sa KFC, sa Choking. Dahil yung mga manok dyan ay mga halal. Mga hain sa Diyos-Diyosan. Saktong-sakto po . Ito pong binabasa nating talata. 1 Timoteo 4:1-3. Ipagbawal ang pag-aasawa, aral ng demonyo. Ipagbawal po itong ilang uri ng pagkain, aral din ng demonyo. Kaya yung samahan na yan, yung iglesia po sa may Apalit, Pampanga, ang mga aral po dyan na ipinapangaral, itinuturo, mga aral ng demonyo. Iglesia bang sa Diyos yan? Tama po ba? Mag-isip-isip nga tayo. Papaanong magiging iglesia ng Diyos? Ang samahan na yan. Ang mga katuruan, ang mga aral, aral ng demonyo. Tama po. At si Ingkong mismo, ang nagsasabi, so nagsisigaw si Ingkong nung araw. Pinagsisigawan ni Ingkong, pagka ang pastor, mali ang turo, pastor ng demonyo yan. Pagka ang iglesia, mali-mali ang turo, iglesia ng demonyo yan. Tama po ba? Natatandaan niyo po ba yung mga sinisigaw na yan ni Ingkong?
Kung si Ingkong ay nanonood ngayon sa akin, kung kailan ito ipanood ni Mel kay Ingkong, itong ating programang ito, maalala ni Ingkong, totoo nga, sinasabi ko nga noong 1990s yan. Hanggang ngayon, sinasabi pa rin ni Ingkong yan. Pagka ang pastor, mali ang turo sa demonyo. Eh, di ba, ganyan nga si Ingkong kay Mr. Tibuloy. Tuwing pasalamat na lang, ang putahin ni Ingkong sa kanilang pasalamat, si Tibuloy. Ayan, pinagsisigawan ni Ingkong, mga taga Davao, gumising kayo. Huwag kayong magpadaya sa pastor ng demonyo. Na mali-mali ang turo. Ganon si Ingkong, sumisigaw pa rin sa pasalamatan. Pinagsisigawan niya, pastor ng demonyo, si Kibuloy, dahil mali ang turo. Ebe si Ingkong, umusta naman? Tama po. Si Ingkong mismo umaamin, meron siyang mga maling turo. Kaya lang, ang palusot ni Ingkong, ano yan? Honest mistakes naman yan. Dahil ako'y naturuan ni Nicolas Perez. Naloko na. Ayan. Pag si Mr. Kibuloy at yung ibang mga pastor, mali ang turo sa demonyo. Pagdating kay Ingkong at kay Bonjeng, honest mistakes naman. Ayan. Si Ingkong po, ang ginagawa na lang ay diversionary tactic. Para wag mapunta sa kanya ang focus, ang atensyon, ay nililihis niya. Ayan, ang tinuturo si Kibuloy. Ayan, tinuturo ni Ingkong yung ibang mga pastor. Kumbaga si Ingkong, namumukol ng putik sa ibang mga tagapagturo. Pero tingnan mo kamay ni Ingkong, marami din putik. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ingkong, bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan mo ang putik sa mukha. Tama po ba? Yung sinasabi sa Biblia, inahatulan ni Ingkong yung ibang mga tagapagturo. Yung puwing sa mata ng kapwa, nakikita ni Ingkong. Pero yung tahilan sa kanyang mga mata, hindi niya nakikita. Tama po? Walang kawala si Ingkong dyan sa Mateo 7:1. Sinasabi dyan, 7:1 hanggang 2. Sa hatol na iyong ihahatol, hahatulan ka. Sa panukat na iyong ipanukat, susukatin ka. Tama po. Ang Panginoong Hesukristo po nagsabi niyan. Ano hatol ni Ingkong sa mga pastor na mali ang turo? Sa demonyo. Hatol ni Ingkong yan. Ngayon, si Ingkong, napatunayan, mali-mali rin ang turo. O ano ngayon si Ingkong? Pastor siya ng demonyo. Nagkakaintindihan po ba? Ayan. Yung sasakyan daw sa Brazil, bigay daw ng mga kapatid. Dahil nga nagpapayaman si Ingkong, sabi ni Ingkong ngayon, pagka ang pastor ay nagpapayaman sa relihiyon, sa demonyo yung pastor, si Ingkong nagpayaman na rin ginamit ang relihiyon, di pastor ng demonyo si Ingkong, dami hong mga luxury cars dyan sa Brazil, yung sa kanyang mansion sa Brazil. Ngayon, maalala ko po pala ha, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga sumuporta sa proyekto po ng iglesia na sasakyan. Awa po ng Panginoong Diyos nitong nakaraang Lunes.
sa pamamagitan po ng ating kapatid, Brother Vic Valenciado, yung ating pong diakono sa iglesia na naatasan pong maghanap ng sasakyan. Second hand lang naman po na sasakyan, eh awa po ng Diyos ay nakakita rin po ng isang second hand na 1997 model na Isuzu Highlander diesel. Yan po ay sa pagtutulungan ng kapatiran at ng lahat ng mga nagmamalasakit sa ating pagsasama-sama. Nakabuo po tayo ng pondo, 200,000 pesos. Awa po ng Panginoon, itong nakaraang Lunes ay nabili na po yung second hand na Isuzu Highlander na diesel. At yan po ay gamit po yan ng iglesia at ipaparehistro po yan sa pangalan ng iglesia. Tama po, natatandaan niyo po ba yung pangako ko sa inyo? Pagka nandyan na po yung sasakyan at yung rehistro po ay naisali na po sa pangalan ng iglesia, dito po sa programang ito, ipapakita ko po yan, yung sasakyan, pati po yung rehistro, para maturuan ko yung mag-angkel ng tama. Ito ang dapat ginawa ng mag-angkel. Daming sasakyan dyan. Bakit hindi nakapangalan sa iglesia yan? Ba't nakapangalan kay Bonjing? Ba't nakapangalan dyan kay Mel? Bakit nakapangalan kay Inkong yung mga luxury cars sa Brazil? Bakit hindi ipangalan sa iglesia? Tayo po, mga magulang at mga kaibigan, tinan nyo po. Maliit lamang ang ating grupo kumpara dito kala Inkong. Pero may kasabihan, ang nakakapuwing ay yung maliit. paano po yan? Ito po yung nakayanan ng mga kapatid na maipundar para maging service ng iglesia. Nakapag-ipon po tayo ng 200,000 pesos. Ito na po, nabili na po yung sasakyan at isa po sa mga araw na ito ay makikita nyo po. Yung sasakyan, pati po rehistro, ipapakita ko sa Madlang People na ako ay hindi nagbibiro dito. Papatunayan ko po kahit sa mag-angkel na pwede naman talagang ang iglesia ang bigyan ng mga properties. Ang iglesia ang magkaroon ng mga ari-arian. Alam yan ng mag-angkel, kaya lang dahil dayukdo, dahil gahaman, dahil ganin, dahil swapang, yung mag-angkel na yan, yung para sa iglesia, kinamkam nila. Tama po. Tinan nyo po, bakit po tayo? Ito ang ating paninindigan. May naipundar na sasakyan, dapat nakapangalan sa iglesia, hindi po sa akin. Amen. Tama po ba? Ayan, ito pong naging project natin itong nakaraang 2018. Awa po ng Diyos. Meron din pong isang taon ho yan na pinag-ipunan ng kapatiran. Awa po ng Panginoon. Ito na yung isang project po natin na sasakyan. Ito po, gamit na po yan ng iglesia. Pagka meron tayong bautismo, meron po tayong mga dadalawin na mga kapatid. Yan po ang gagamitin. Sasakyan ng iglesia yan. Nakapangalan po yan sa iglesia. Makikita nyo po yung rehistro. Hamunin ko nga yung mag-angkel. Magpakitaan nga tayo dito, ha? Ako ipapakita ko, property ng iglesia itong sasakyang ito.
Ha? O kayo, yung mga sasakyang ginagamit nyo dyan, sino may ari nyan? Kanino naka-rehistro? Ewan ko lang kung kakasay yung mag-uncle na ito. Ha? Ngayon, awa ho ng Diyos, tayo po'y nakatapos sa isang project. O ito pong taong 2019, ang project naman po ng ating pagsasama-sama ay makabili ng lupa para sa iglesia. Ito naman po ang ating project ngayong December ng 2019. December 2019, ang project po ng ating pagsasama-samang ito ay makabili ng lupa. Nagpupundar po ang ating pagsasama-sama ng mga properties ng iglesia. Kasi nga, awa po ng Panginoong Diyos ay lumalago, lumalawak. Ha? Ang gawain ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin. Dumadami ang mga kapatid. Ha? At yun nga pong Tagum City ay naghihintay na rin po sa ating pagdating. Ha? Sa Tagum City po ay meron po tayong bubuksang gawain po doon. At kasama na rin po yung meron tayong gagawing pangangaral at pagpapagaling, preaching and healing. Lagi po yung magkasama, mga magulang at mga kaibigan. Doon ko nga hinahamon si Ingkong eh. Ha? Sugo daw si Ingkong, sugo ng Diyos. Eh bakit ang alam lang ni Ingkong ay puro salita, puro daldal? Ha? Bakit wala doon yung kapangyarihan para gumaling yung mga taong may mga sakit at may mga karamdaman? Ha? Eh hindi naman ganyan si Jesus Christ. Hindi ganyan ng mga apostol. Si Jesus Christ nangangaral ng salita ng Diyos. Eh pinapangaral ang ebanghelyo at pinagagaling yung mga tao sa kanilang mga sakit at mga karamdaman. Tama po. Ang mga apostol, ipinangaral ang ebanghelyo, nandun din yung pagpapagaling sa mga sakit at mga karamdaman. Ha? Kahit yung ibang mga alagad, kagaya po ni San Esteban at ni San Felipe, ayan, gumawa rin sila ng pangangaral ng ebanghelyo at pagpapagaling. Bakit pagdating ngayon kay Ingkong, nawala yung pagpapagaling? Nangangaral lang si Ingkong. At ang ipinapangaral pa, eh mga honest mistakes. Ha? Mga aral ni Perez. Ang ipinapangaral ni Ingkong, sa loob ng 54 years, eh ebanghelyo ni Perez. At hindi ebanghelyo ni Kristo. Ha? Kaya komo ebanghelyo ni Perez, mga aral ni Perez ang dala ni Ingkong, o napamalian ko. Bakit ko po napamalian? Kasi ang dala-dala ni Brother Willie Santiago, ebanghelyo ni Kristo. Amen! Nagkakaintindihan po ba tayo? Paano ko po nadiba yung mga matagal nang ipinapangaral ni Ingkong? Ang lakas ng loob ni Ingkong na mangaral sa Pilipinas, dumadayo ng Davao, dumadayo ng Cebu, dumadaya ng Sambuanga, nililibot namin nung mga panahon na yun ng Pilipinas. Eh, ang dala pala ni Ingkong, ebanghelyo ni Perez. Mga turo ni Perez. O, nung ako po ay umalis na, tumiwalag na ako sa grupo ni Ingkong. Ayan, ipinagkaloob sa akin ng Holy Spirit. Makita ko yung mga maling turo ni Ingkong. Ayan, edi nung kami na ni Ingkong ang nagsasagutan, pinapamalian ko na yung mga turo ni Ingkong. Si Ingkong sumasagot sa Apalit, Pampanga. Ako po,
dito sumasagot sa publiko gamit ang Facebook Live, gamit ang YouTube Live. Ah, sila Ingkong may sariling radyo at telebisyon pero hindi nila magamit para ako po ay sagutin. Tama po, pwede rin naman sila mag-Facebook Live, mag-YouTube Live, pero bakit ayaw umasa? Kasi alam ni Ingkong ang daladala niyang mga aral, aral ni Perez. Ang kanyang dalang ebanghelyo, ebanghelyo ni Perez. Kaya nga po nung tutulan ko na, pamalian ko na, natutulan, napamalian. Bakit? Ang dala ko po'y ebanghelyo ni Kristo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ha? Pagka si Ingkong ay nakipag-running debate sa akin dito po sa Facebook Live, giba agad yung kaharian na yan. Yung negosyong iglesia na yan. Bakit? Ang daladala ni Ingkong na turo turo ni Perez. Ha? Ebanghelyo ni Perez. At itong ipinagbawal yung pag-aasawa o asahan nyo na, sasabihin ni Ingkong, mga kapatid, totoo talaga na ipinagbawal ko noon ang pag-aasawa. Kasi naman ako yan kay Nicolas Perez. Naloko na. Yan ang asahan natin na si Ingkong, i-enjoy ni Ingkong yung honest mistakes na yan. Ha? Yung Isaiah 29:24, silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Sabi na lang ni Ingkong, hanggat may mga maling aral na dapat maituwid, she's lost. Hindi na e-expire yung hula na yan. Kumbaga po, meron na pong ma-e-enjoy si Ingkong na only, ha? Only honest mistakes. Madali lang sasabihin ni Ingkong, mali yan, mali. Dahil natutunan ko yan kaya Nicolas Perez. Samantalang nung araw, si Ingkaw naghahamon pag napamalian ang turo niya. Putulan siya ng leeg. Ha? Pati yung isang panatiko na yung kanyang leeg ay itinaya na rin. Pagka daw napamalian ang mga turo ni Ingkong, papaputol na rin siya ng leeg. O magsabay na kayo ni Ingkong. Ha? Dahil umamin na nga si Ingkong mga panateks. Umamin na ang inyong Ingkong na mali-mali ang turo niya. Ano pa ipinakikipaglaban ninyo sa mga forums? Ha? Yung mga nasa forums ng mga panateks ay lumalaban pa rin para lang po nung panahon ng gera, Second World War. Sumuko na po ang Japan. Sumuko na po ang emperador ng Japan. Yung mga Hapon na narito sa Pilipinas, ay lumalaban pa rin. Tama po ba, Brother Bert? Alam ni Brother Bert yun eh. Nung bagsakan na po ng atomic bomb, ha? Yung Hiroshima saka Nagasaki, ay natakot na po ang bansang Hapon. Ha? Sumuko na yung kanilang emperador. Ha? Sumurrender na. Pero yung mga splinters po ba tawag yun? Splinters, Brother Bert. Yung mga Hapon na nasa kabundukan pa. Mga stragglers. Ayan, mga stragglers. Yung mga stragglers. Hindi po ba may nabalita pa nga nung panahon ng Presidente Marcos o yung isang opisyalis ng sundalo ng mga Hapon ay lumaban pa rin at may mga napatay pa at sumuko lang kay Presidente Marcos, ha, Brother Bert, si Onoda. Si Brother Bert to kasi pagdating sa history, ano ho yan, maasahan natin yan. Mahilig po yung magbasa ng mga kasaysayan kaya ako'y nagpapasaklolo. Tama po, Brother Bert?
Sumuko na yung bansang Hapon, yung kanilang emperador. Ha? Eh, samantalang yung mga narito po sa Pilipinas na mga sundalong Hapon, laban pa rin ang laban. Samantalang talo na. Ha? Si Onoda, yung pinakita po na yung kanyang samurai, eh, sinurrender niya kay Presidente Marcos noong 1976. Si Onoda. Ayan, kay Fabian Iniego, Brother Willie, dati ako member ng ADD. Pwede ba ako umanib sa inyo? Ayan. Kung kayo po, kapatid na Fabian, ay handa po kayong maglingkod sa Panginoong Jesucristo, welcome po kayo dito. Ha? Welcome po. Kung ang puso po natin ay nasa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Ayan. At marami na pong mga miyembro ng samahan ni Ingkong ang lumilipat na po rito. Kaya nga, sabi ni Ingkong, wag na wag kayong manunood dyan kay Billy Santiago, ha? Wag kayong makikinig. Samantalang nung araw, sumisigaw si Ingkong, pakinggan ninyo lahat ng pastor, lahat ng mga ngaral. Pakinggan nyo lahat yan. Kampante ka ako sa puso ko na ang mga kapatid na inaakay ko hindi maililigaw, hindi madadaya ng mga bulaang pastor na yan. Pero pagdating sa akin, wag na wag kayong manunood at makikinig kay Willy Santiago. Inutusan pa ni Ingkong, o mga hackers, sige, binabasbasan ko kayo, hack nyo yung mga YouTube account, Facebook account ni Willy Santiago, i-hack nyo. Ayan, inutusan pa ni Ingkong yung mga hackers na gawin yung illegal. Sa bagay, ano ba aasahan natin kay Ingkong, mga magulang at mga kaibigan? Ha? Yan ba, magtuturo pa ba ng nahaayon sa Biblia? Eh yung pagiging convicted ni Ingkong sa kasong libel. Tama po. Si Ingkong po ay convicted criminal. Dahil po ang libel case ay isang criminal case. Tama po. Ha? Hindi po ba naglabas na ang Supreme Court ng desisyon? Ha? Yung nilabas ng Iriga. Ha? Yung RTC ng Iriga tungkol sa libel case, convicted si Ingkong sa kasong libel. Ano ginawa nila? Punta po sila sa Court of Appeals. Ayan. Ay hindi pa rin po na-reverse yung desisyon ng RTC ng Iriga. Ha? Diyan po sa may Bicol. O ngayon, sila po ay tumakbo na po ng Supreme Court. Pinagtibay ng kataas-taasang Korte Suprema sa Pilipinas ang mga hatol sa lower courts. Si Ingkong ay convicted criminal sa kasong libelo. Mga panatiks, ano pa iniintay nyo? Ah, hindi pa ba kayo natatauhan? Hindi pa ba kayo nagigising? Ang inyong leader, ang inyong mga ngaral, convicted criminal. Final and executory. Yan, sabi po ng ating kasama rito. Hindi na po mare-reverse yun. Ha? O ngayon, huwag niyong idahilan si Jesus Christ. Alam ko naman ang sasabihin niyo kung si Jesus Christ nga nahatulan pa ng death penalty. Ingkong, kilabutan ka naman. Huwag na huwag mong gagamitin palusok si Jesus Christ. Si Jesus Christ, walang kasalanan yon. Tama po. Juan 8:46, Unang Pedro 2:22. Walang kasalanan si Jesus Christ. Ha? Si Ingkong, para yan ay yung kanyang sarili idahilan niya. Ha? Na kung si ano nga, kung si Jesus Christ nga nahatulan din convicted din death penalty. Iba naman si Jesus Christ.
Eh, si Ingkong, kaya na hatulan, may nilabag na batas. Tama po? Yung libel, nilabag ni Ingkong yan. Ano ang kanyang mga pinagsasabi? Sinira ang puri, yung si Mr. Almeida. Ngayon, kaya wag na wag ni Ingkong gagamitin si Jesus Christ para itubibo ang mga fanatics. Inuunahan ko na si Ingkong. Alam ko naman ang gagawin ni Ingkong mga kapatid, kumo ba ako ay nahatulan ng Supreme Court sa Pilipinas? Ibig sabihin, hindi na ako mamamaran ng Diyos. Si Jesus Christ nga Si Apostol Pablo nga Ito naman ang sagot ko, mga fanatics. Si Jesus Christ, humarap. Humarap kay Pilato. Humarap kay Herodes. Tama po. Si Apostol Pablo, humarap kay Pesto. Humarap din kay Cesar. Si Ingkong Ninyo, nasaan? Nasa Brazil, nagtatago na. 2005 pa lang, si Ingkong ay umiska po na. Si Ingkong ay pumuga na. Dahil nararamdaman niya talaga na itong mga kasong nakasampa sa kanya sa Pilipinas, mahihirapan siyang malusutan. Kaya wag na wag ni Ingkong idadahilan na si Jesus Christ, mga apostol. Yung binabanggit ni Ingkong na yan, humarap yan. Hinarap nila, kahit kamatayan, hinarap nila. Si Ingkong ay nagpapaano lang sa mga miyembro, alam nyo, kaya ayoko umuwi dyan kasi meron ikaw mga security officers ko nagsabi na Ingkong, ilalabang ka namin ng patayan. Pagka ikaw ay kukunin nila, lalaban kami, Ingkong, ng patayan. Yung naghihingi ng aking number, ha? Pakiano na lang yon. Paki kay Fabian Iniego. Kayo po ay meron pong magbe-message po sa inyo, ha? Yung gusto pong makipag-usap sa akin. O ngayon, ito din na dahilan ni Ingkong. May mamamatay daw na mga miyembro pagka si uuwi dahil hindi raw papayag na hindi siya ilalaban ng patayan. Ayoko ikang may buhay na mapahamak dahil sa akin. Sabi lang ni Ingkong yun. Palusot lang ni Ingkong yun. Kung ako ang nasa posisyon ni Ingkong, ito gagawin ko. Maglalabas ako ng sirkular. Ang nakalagay sa sirkular, sa lahat ng aking mga nasasakupan na ilalaban ako ng patayan sa mga otoridad, sa mga aaresto sa akin, ngayon pa lang ay itinitiwalag ko na kayo ng walang pasubali. Tingnan ko lang kung meron pang mga has na Ingkong, ilalaban ka namin ng patayan. Hindi kami papayag na makuha ka namin. Makuha ka nila sa amin. Yun daw ang sinasabi ng mga diehard Lalaban sila ng patayan. Pagka daw aarestuhin si Ingkong ng mga pulis, ayaw daw niyang mayroong madisgrasya pa, may mamatay dahil sa kanya. Ganun naman pala, di ikaw ay maglabas ka na ng sirkular. Magpauna ka na sa lahat ng nasasakupan ko. Na ako ay ilalaban ng patayan sa mga otoridad pagka ako'y inaaresto na. Ngayon pa lang ay itinitiwalag ko na kayo ng walang pasubali. Tingnan nyo lang kung meron pang umepal. Yun po ang aking gusto pong ano dyan. yan kasi ang mga sinasabi ni Ingkong kaya ayoko na lang umuwi dahil ayoko may mamatay dahil sa akin. Ako po mga magulang at mga kaibigan, kinasuhan ako ng samahan na yan. Ginamit pa yung nanay ng aking mga anak.
Ha? Kinasuhan ako dahil ibinenta ko yung aking sariling bahay at lupa. Kaya ako naman sinasabing aking sariling bahay at lupa yon, yung titulo nakapangalan sa akin, ako may-ari nung. Eh nasan la sa bangko kesa marimata, ha? Binenta ko na para mabayaran ko po yung utang ko, pati yung kasama kong co-maker doon, yung nanay ng aking mga anak. Tatlong taon ko pong hinarap yung kaso na yan. Balik-balik ako dyan po sa MTC ng Baliwag, Bulacan. Ang nagdemanda sa akin, yung nanay ng aking mga anak, ginamit ni Ingkong at Bonjing para po ako gipitin. Ha? Eh, itong taong 2018, noong February, napakabuti ng Diyos. Ha? Nilabas po ng MTC ng Baliwag ang desisyon. Ako po ay acquitted. Pinawalang sala po ako dyan. Mga panateks, kinakalat pa yung aking mugshot. Ha? Falsification of public document, kinakalat po yung aking mugshot. For your information, tapos na po ang kaso na yan. Ako po ay acquitted. Si Ingkong ang may mga kaso pa hanggang ngayon sa mga iba't ibang korte ng Pilipinas. Tama po. Yung rape case, yung sodomy sa isang lalaki. Nandyan pa rin yan sa RTC. Sa Pampanga. Makabebe, Pampanga. Ha? Tapos yung pinaka-latest, ha? Na convict si Ingkong sa kasong libel case. Criminal case ang libel. Criminal offense po yan. Kaya ang inyong Ingkong, ha, na inyong leader ay ano, convicted criminal. Ayan, kay Carl Jun Arellano. Alam mo na ang aral ng Diyos, tapos nakagawa ka ng kasamaan. Yun kong sinasabi ni Ingkong sa Ebreo, sa is, yung sinasabi po sa is 4:6 ng Ebreo, tungkol sa minsang naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo, ha? Saka nahiwalay sa Diyos, hindi na maaaring baguhin pang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inihahayag, nilalagay na muli sa sahayag na kahihiyan. Ah, yung Ebreo 6:4-6. Eh, ang sinasabi dyan, yung mga nahiwalay sa Diyos. Ah, pagka ikaw ay nahiwalay sa Diyos, ibig sabihin, bumalik ka sa kasalanan. Ah, nawala ka sa pananampalataya sa Diyos. Ako po, nung umalis ako sa samahan ni Ingkong, hindi ako nahiwalay sa Diyos. Humiwalay ako sa Diyos-Diyosan. Humiwalay ako kay Ingkong. O, tinan nyo naman po nangyari sa buhay ko. Yung sinasabi ni Ingkong na ako po'y mapapasama. Ah, mapapahamak na raw ako. Ah, masisiraan pa daw ako ng ulo. O nangyari ho ba yun? Huwag kayong magpatsubibo kay Ingkong. Ah, huwag ho kayong matakot kay Ingkong. Ah, yung Ebreo 6:4-6, o ito ha, dito kayo tinatakot ni Ingkong. O babasahin ko ha, yung sinabi ng Apostol Pablo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. O dito ko nga po pinapansin si Ingkong eh, yung iglesia niya. May kapangyarihan ba dyan? Ha? Si Ingkong ba'y kayang magpalayas ng mga demonyo? Paano mapapalayas ni Ingkong ang mga demonyo eh? Si Ingkong mismo eh, may demonyo sa katawan. Ha? Saka si Bonjing.
Pansinin po na mga fanatics, paano kayo matatakot sa talatang ito, Hebreo 6:4-6? Eh, hindi naman po nangyayari sa inyong samahan. Ha? Minsang naliwanagan. O naliwanagan ba kayo dyan sa samahan na yan? O lalo pang nagdilim ang isip ninyo? Ha? Hindi ba nung ikaw ay katoliko, ikaw naman ay marunong ka namang makipagkapwa-tao, mabait kang kapitbahay. Tama po. O bakit nung naging miyembro ka ng iglesia ni Inkong, ang tingin mo na sa kapitbahay ng katoliko, demonyo na rin. Ha? At hindi ka na marunong makipagkapwa-tao. Tama po ba? Ha? Dati ikaw ay mapagmahal sa asawa mo. Eh dahil yung asawa mo, hindi mo na yaya, hindi mo na pamiyembro sa iglesia ni Inkong. Ano naturo ni Inkong? Ay, hindi baling mawala ng asawa. Huwag lang mawala ng Kristo. Uy, kayo ba'y naliwanagan ng isip dyan o nagdilim? Ha? Yung anak na dating masunuri sa magulang, gumagalang sa magulang, ano ginawa ni Inkong? Noong maging miyembro dyan, doon mismo sa telebisyon, ha? Nilapastangan nung anak ang kanyang tatay. Tuwan-tuwa pa si Inkong eh. Sabi nung anak, ang tatay ko kalbo. Ah, sa telebisyon po yan, si Inkong ang ngumiti hanggang tenga. Yan ba naliwanagan ng isip? Dumilim nga isip nyo nung kayo mapasama dyan eh. Tama po. Tungkol sa mga minsang naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo. Pagka ikaw ay nakabahagi ka ng Espiritu Santo, ano kasunod? Nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Ah, narito ko pa lamang sa lupa yung kapangyarihan ng panahong darating, meron ka na. Ah, dito pa lamang sa lupa na i-enjoy mo na yung power. Di ba dyan ko nga tina-challenge si Inkong? Ah, may mga sakit, may mga karamdaman, yung mga miyembro dyan. O edi, kami ni Inkong ay magpatunayan. Sino sa amin ang ginagamit ng Panginoong Hesus para maipagkaloob ang kagalingan sa mga sakit at mga karamdaman? Ha? Merong demonize, may inaalihan ng demonyo. O kaya bang palayasin ni Inkong? Kaya ba niyang itabo yung masasamang espiritu? Ha? Pag ba merong kinukulang, kaya ni Inkong tulungan yung kinukulang? Ha? Palayasin yung masamang espiritu na mangkukulang? Pwede diyan kami magkasubukan ni Inkong ngayon. Nagkakaintindihan po ba? Hindi naman ito natutupad sa Money Collectors Group International. Lahat ng binanggit natin dito, wala naman po yan sa iglesia ni Inkong kay Bonji. Ha? Hindi naman kayo naliwanagan dyan. Akala nyo nga, kayo eh mga Katoliko, nag-aalis sa pagsamba sa Diyos Diyosa. Hindi naman totoong nawala yung pagsamba sa Diyos Diyosan eh. Kayo eh sumasamba pa rin sa Diyos Diyosan. Naalis lang kayo sa rebulto, sa kahoy, sa bato. Napunta kayo sa mga Diyos Diyosang mag-angkel. Yung magtsuhin dyan na nagsasalita, yan ang mga Diyos Diyosan dyan. Kung ano sabihin, yun ang sinusunod ng mga miyembro. Tama po. Ayan. Yan ang nangyari dyan sa mga nauto ng mag-uncle na yan. Yung mga miyembro, sa halip na naliwanagan ng mga isip, eh lalo pang nagdilim. Ano po? Patuloy pa rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Upgraded idolatry ang nangyari po sa mga miyembro po ng Money Collectors Group International. At doon po tayo nalulungkot. Ha? Eh, dito po sa nangyaring traslasyon ng itim na Nazareno sa Quiapo. Ha? Sabi po sa balita, may 4 na milyon ang
mga nakarating po dyan. Ha? Mga 4 na milyong mga deboto. Eh, nakita ko po pagkatapos po ng translasyon eh, yung mga deboto po eh, naging debote. Ha? Yun po yung naroon po sa social media. Yung mga deboto ng itim na Nazareno, pagkatapos po nung kanilang pagdiriwang, mga ano eh, mga naging debote. Mga nagiinuman na ho ng mga debote, mga alak. Tapos ang iniwan pong kalat, nako po, napakadami po nung iniwang kalat. Ha? Mahigit 40 truck na po yung nahakot na basura. Eh, akala nung mga miyembro na nahikayat ng mag-angkel, naging miyembro po ng Money Collectors Group International, eh, wala na sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ho totoo yun. Ang Diyos-Diyosan nyo na po dyan, yung mag-angkel. Eh, kahit nga sa damit, dapat may tatak nung pangalan ng mag-angkel. Hindi ho ba yan eh, idolatry pa rin? Ha? Kung ano sabihin ng magtiyuhin, yun ang pinaniniwalaan, yun ang sinusunod. Sabi ni Ingkong, sabi ni Kuya, kaya nung si Ingkong ay magturo ng uminom ng ihe, inuman naman ng ihe, yung mga panatiko. Yan ang aking gusto pong mabigyan po sana ng pansin ng ating mga kasama rito sa ating palatuntunan. Mag-iingat po tayo sa mga maling turo sa ating panahon. Mga turo ng mga demonyo kay Carl June Arellano. Yan, pakisagot na lang ha. Yung mga nagtatanong tungkol po sa ating church, ito po'y nasa Lot 14, Block 32, Diamond Road, Roca Village 2, Barangay Tabang, Taridel, Bulacan. Yan po ang ating address po sa mga gusto pong makarating dito po sa ating church. Ito po ay matatagpuan dito po sa Lot 14, Block 32, Diamond Road, Roca Village 2, Barangay Tabang, Claridel, Bulacan. Ayan. At yung atin pong Healing Ministry Online, marami pong salamat dyan sa mga nakasama natin kagabi, alas 6 ng gabi. Healing Ministry Online sa Facebook Live. Meron po tayong binuong grupo sa Facebook. Yung mga may sakit, may mga karamdaman. Kahit hindi po natin mga member pa sa church, hindi pa natin mga kapatid sa iglesia, may mga sakit, may mga karamdaman, pwede naman po yung ilapit sa Panginoong Hesukristo. At awa po ng Panginoong Diyos, kagabi, meron din pong mga gumaling. Sa oras na sila po'y ating naipag-pray sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung aking sinasabi na mananatili kayo sa Money Collectors Group International. Wala dyan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Patay na iglesia yan. Sana magising kayo. Meron kayong sakit, karamdaman. Matagal na kayong miyembro dyan. Hindi kayo gumagaling. Layasan nyo si Inkong. Humanap kayo ng iglesia na nandoon ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Ginawa ni Jesus Christ at ng mga apostol, ng mga unang alagad, nangangaral, nagpapagaling. Amen. Ayan, dapat po kumpleto. Ipinapangaral ang Ebanghelyo, tapos kasama rin ng pagpapagaling sa mga sakit at karamdaman. Physical yan, physical. Ha? Si Inkong, hindi, meron din ika tayong pagpapagaling dito. Yung mga bisyo,
na nawala o hindi naman yun healing eh, deliverance yun. Saka hindi totoong ano, hindi totoong nawala bisyo. Eh mismo nga, yung kapatid ni Ingkong, ah, si Valentin, ay, ano eh, puntahan nyo na lang doon sa kanyang lugar pag araw ng pasalamat. Tingnan nyo kung sino kasama. Asawa ba niya o ibang babae? Paano sasabihin pag naging miyembro eh, matitigil ang bisyo pang bababae, pag susugal, pag lalasing, mawawala raw ang bisyo eh. Yun nga mismong kapatid din kong eh. Eh, puntahan nyo na lang ha. Kilala naman niya sa iglesia ni Ingkong eh. Ha? Wala rin naman pagbabagong nangyari sa buhay. Ayan. Kaya ako po, inaanyayahan ko ang mga miyembro na nag-iisip-isip na. Subukan nyo lang. Ha? Na yung inyong mga karamdaman, yung inyong mga sakit, hindi naman kayo mabigyan dyan ng kagalingan. Ah, kung kayo man ipapuntahin sa medical mission na ilalagay naman kayo sa huli. Hindi kayo uunahin at pababalikin pa kayo. O dito po, welcome po kayo dito. Ha? Kung hindi man po kayo makapunta dahil kayo nasa malayong lugar, nasa abroad, dun po sa Healing Ministry Online, pwede po nating maipanalangin po kayo para kayo mapagaling sa inyong mga sakit at mga karamdaman. Kanina lang po ay meron akong nakakausap sa telepono eh. Dati rin na miyembro ng iglesia ni Ingkong, si Brother Jim Rondon. Eh magpro-programa na po ako. Eh Brother Jim, kumusta po? Ito Brother Willie. Eh ako ika ay tinatrangkaso ngayon. Masakit ika ang aking kasukasuan. Sa telepono ho kami magkausap. Eh Brother Jim, bago ho ako magprograma, ipag-pray ko na kayo. Pinag-pray ko po yung Brother Jim, in Jesus' name, ay yung trangkaso, sinasaway ko. Ah, pinagkakaloob ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sabi nung kausap ko sa telepono, Brother Willie, ano yun? Ba't biglang uminit ang pakiramdam ko, ha? Pero ika masarap. Saka ika sumigla yung aking katawan. Yun ho kako ang healing power ng Holy Spirit. Nung ipag-pray ko kayo, ayun, nakarating na sa inyo sa pamamagitan lang nung ating pag-uusap sa telepono. Tuwan-tuwa yung kapatid eh. Ngayon ko lang ika naranasan yan. Wala ika yan sa iglesia ni Ingkong. Talaga ho kakong wala. O ngayon, eh tayo po mga magulang at mga kaibigan. Ito po yung aking paanyaya ha. Matagal na po kayong nandiyan sa grupo na yan, sa iglesia ni Ingkong, pero wala hong nangyayari sa inyong maganda. Ha? Kayo eh, may mga problema, may mga alalahanin, stress na kayo, pag kayo umatin pa ng pagtitipon dyan eh, lalo kayong nai-stress, lalo kayong namumroblema. Eh, iniiwan nyo yung problema, yung iglesia na yan, yan ang problema eh. Iwan nyo po yan. Ha? At hanapin po ninyo yung kung saan ho kayo makakasumpong ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Mateo 11:28 hanggang 29. Pinangako po yan ni Jesus Christ na pagkatay lalapit sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo, ay masusumpungan po natin ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Eh dyan po sa Money Collectors Group International, kayo na po ang makapagpapatunay. Kayo ba ay nakasumpong na ng kapahingahan dyan o kapaguran ang inyong na sumpungan dyan, yung inyong nararanasan dyan? Pagod ang inyong katawan, pagod ang inyong isip, pati bulsa, pagod na pagod din.
Ha? Yan po ang ano eh, yan ng karanasan po ng marami dyan eh, na nanggaling dyan, mga umalis na rin. Brother Willie, talaga namang nakakapagod yung tatlong araw na pasalamat. Ha? Kulang na kulang ka sa tulog. Ha? Hindi ka rin makakain. Ha? Sabi nung mga kapatid na naliwanagan, mabuti na lang Brother Willie. Napakinggan ko pangangaral mo sa YouTube, sa Facebook Live. Salamat ika, Brother Willie. At naliwanagan ang isip ko mula nung ako ay tumutok na sa programa mo. Yun nga, ika, Brother Willie, 16 na taon ko sa samahan ni Inkong. Ako i-aktibo talaga ron, ha? 16 na taon. Eh, yung mga natutunan ko roon, 16 na taon, sa loob ng 2 linggo, giniba mo lahat ng turo ni Inkong. Ayan, kay Fabian Iniego, mamaya-maya po ha, ibibigay po sa inyo yung aking contact number, ha? At para po tayo magkaroon ng pagkakataong makapag-usap. Ha? Salamat po kay kapatid na Fabian Iniego. Ayun, sabi ho nung kapatid na 16 na taon siya sa samahan ni Inkong. Yung kanyang mga alam na turo na kongkreto, matatag, sa loob lamang ng 2 linggo, nagiba lahat, Brother Willie. Walang naiwang nakatayo. Ayan, gibahi kaaral ni Inkong. Nung isa naman pong pagkakataon, abogado naman ang nakipag-usap sa akin, Brother Willie, ako iki-abogado rito sa grupo nila Inkong, pero ako'y tumigil na. Brother Willie, may sakit ako eh. Meron na akong diabetes. Meron nga akong sugat dito, hindi gumagaling eh. Brother Willie, nadinig ko ha, pinangaral mo na meron kayong healing ministry. At yung diabetes mo na namana mo sa mother mo ay na-reverse at wala ka ng diabetes. Oo, ako, totoo yun. Brother, baka naman pwedeng ipag-pray mo ako. Eh, ako ikisumasampalataya na hanggang ngayon eh, si Jesus Christ ay nagpapagaling. Eh, salamat naman ka ako. At ikaw ay kaisa ko sa pananampalataya na yon. Eh, kasi si Inkong nga ay tinuturo sa amin dito, wala na raw yung healing na yan. Tumigil na raw yan nung mamatay na ang mga apostol. Tumigil na ika yan, nawala na yung healing, yung milagro. Sabi ko paano nga titigil si Satanas, yung mga demonyo yung nagpapatuloy sa ginagawa nilang pamimerwisyo sa tao. Ha? Nandyan ang mga mangkukulam, nandyan ang mga mambabarag, nandyan yung masasamang espiritu na nakikita nilang tiyanak, nakikita nilang duwende, ha? Tikbalang, kapre, ayan, yung sinasabing namatanda, luno sa punso. Eh, paano ka kung totoo na yung sa Diyos tumigil yung kanyang himala, yung kanyang pagpapagaling? Ayan. Eh, yun, doon nakumbinsi po yung abogadong kausap ko. O nga, Brother Willie, may punto ka. Kaya nga, ako ngayon nakikipag-ugnayan na sa'yo. Ha, ipag-pray mo kaya ako? Eh, sige nga ako, pinag-pray ko po sa telepono. Ay, nung nakaraan po ay nag-message sa akin, Brother Willie, salamat sa Panginoong Jesus, pinagaling niya ako. Yung sugat po rito na hindi gumagaling. Pagkatapos mo akong maipag-pray, 2 lang, hilom na, Brother Willie. Purihin ng Panginoon, sabi ko rin sa kapatid. Pati ika yung diabetes ko, Brother Willie, okay na, ang blood sugar ko, normal na. Ayan, salamat ka ako sa Panginoong Jesus at ikaw ka ako'y pinagaling niya. Ha? Nililiwanag ko naman eh, ang nagpapagaling, ang Panginoong Jesus Kristo. Ako po ay inakasangkapan lang, instrumento lang para yung kagalingan ay maipagkaloob sa mga tao. Kaya nga po, yung ipinaisip sa atin ng Panginoon na Healing Ministry Online, ayan, nag-umpisa na po yan.
noong kagabi po, Miyerkules, alas 6 ng gabi. At yan po ay tuwing Miyerkules, alas 6 po ng gabi, hanggang mga 7:30 po yan, 1.5 hour, ang atin pong healing ministry online. Kahit saang lugar pa kayo naroroon, kahit saang bansa pa naroroon, at kahit dito po sa Pilipinas, kahit saang probinsya pa, basta po meron po tayong ginagamit na internet. Ano po? At magkakaroon po tayo ng pagkakataong makapag-usap. Yan, kahit sa telepono, sa Facebook Live, sa Messenger, ay yung kagalingan po, pwede pong makarating sa inyong lugar. Ha? Natatandaan niyo po yung senturyon. Meron po siyang alila na mahal niya at yun po ay may sakit. Eh hindi po ba si Jesus Christ gusto ngang puntahan yung alila ng senturyon? Eh nagpasabi na yung senturyon sa kanyang mga kaibigan na wag nang pumunta ang Panginoong Jesus sa kanyang bahay. Sabi ng senturyon, sabihin mo lang ang salita, gagaling ang aking alila. Ayun. Yun ang pananampalataya ng senturyon. Hindi na kailangang personal pang pumunta sa bahay niya ang Panginoong Jesus. Sabihin lang yung salita, gagaling na yung kanyang alila. Eh di yun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Hindi na siya nagpunta sa bahay ng senturyon. O nung makarating na po yung senturyon, nakita niya yung kanyang alila, magaling na. Yan po eh, long distance healing ang tawag dyan. Ha? Nangyayari po yan sa ating pagsasama-sama ngayon. Marami na pong nakapagpatunay niyan. Kaya yung mga kapatid na kasama natin, naranasan po nila yung healing power ni Jesus Christ. Ha? Sa pamamagitan po ng Holy Spirit, ay malabo na hong bumalik yan sa grupo ni Inko. Ha? Malabo na pong yan ay bumalik sa grupo ni Ingkong. Bakit? Eh wala nga rong kapangyarihan. Pagka ang iglesia po na inyong kinaaniban, wala po ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Patay na iglesia yan. Ha? Pagka ang inyong iglesia po ay wala yung power ng Holy Spirit, ay kayang-kaya kayo ng mga demonyo. Kayang-kaya kayo ni Satanas. Paglalaruan lang ang inyong iglesia. Yung inyong mga miyembro itatablan ng kulam. Tatablan ho ng mga mambabarang. At hindi kaya pong sagupain yung mga mangkukulam na yan. Mga mambabarang na yan. Eh, tayo po sa awat tulong ng Panginoong Diyos. Mula po noong ipagkaloob po sa atin ng kapangyarihan. Galing po yan sa Holy Spirit. Yung kapangyarihan na yan, ang dumating po yung kapangyarihan ng pagpapagaling. Nito pong nakaraang 2018, buwan ng Agosto. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yung ating healing ministry na yan. Kaya nga po sa Tagum City, meron pong imbitasyon sa atin. Eh hindi pa po ako nakakarating sa Tagum City, yung kagalingan ho'y natanggap na nila. Opo, kaya interesado sila, Brad Willie, sana makarating kayo dito. Para yung mga kababayan naming nadadaya dito ng mag-angkel, masagip natin. Sabi po sa akin ng mga taga-Tagum, willing ika kami, Brother Willie, na dito mismo sa lugar namin, makapangaral tayo dito at yung healing ministry magawa rin natin. Matulungan natin ng mga may sakit dito. Kaya po itong taong ito ng 2019, dinadala po tayo ng Espiritu ng Panginoon sa Tagum City. Tinihintay po ang ating pangangaral na gagawin doon at yung pagpapagaling na gagawin ng ating Panginoong Jesu Kristo. Amen.
Nagkakaintindihan po ba tayo? Yan po ang sana'y makita nito pong mga miyembro po ng Money Collectors Group International. Bakit ba tayo magtsatsaga dito kay Ingkong, kay Bonjing? Pinipirahan lang tayo, maliwanag naman eh. Kinuha-kwartahan lang tayo na mag-angkel. Dinadahilan lang yung broadcast. Magastos daw ang broadcast. Bakit po ako nakakapangaral? Ha? Nakakapag-broadcast. Hindi naman magastos. Ha? Yun po kasing ikaw yung magprograma sa radio, television, magastos po talaga yan. Eh, meron naman pong ibang means na para makapangaral. Tama po ba? Itong Facebook Live, YouTube Live, binigay nga ng Diyos yan eh, sa panahong ito para mas mabilis ang pangangaral ng kanyang mga salita, maging pang buong mundo pa. Ha? Basta meron ka lang internet. Ha? Makakapag-Facebook Live ka na, makakapag-YouTube Live ka. Eh, yung mag-uncle, kaya ayaw pong sundan yung ginagawa ko, eh, walang kurakot dito. Walang, hindi sila magkakapera ng malaki dito. Tama po? Kaya ang kailangan, radio, television, ha? Kailangan pa ng mga satellite, kailangan pa ng mga relay stations para may idadahilan sila sa mga utu-utu nilang miyembro. Ay, magastos ikaw, milyon-milyon na ang kailangan nating gugulin, gastusin sa pangangaral. Puro nga replay sa radio, television dito sa Pilipinas eh. Replay ng replay ang kanilang programa. Sa abroad naman, ayun, eh, ang ginagamit pa rin eh, mga ano, mga pamamaraang sinauna. Ha? Jurassic pa rin ang alam ni Ingkong na kailangan magba-Bible exposition siya, mag-travel siya. Eh, pero nung magkasakit nung minsan si Ingkong, sabi niya, alam niyo ba kahit ako'y narito lang sa bahay, sa studio, nakapag-Bible exposition ako. Pwede naman talaga, pwede naman. Gusto lang talaga ni Ingkong na meron siyang maidadahilan sa mga miyembro niya. O magbiyahe si Ingkong, mga kapatid, sagutin natin yung gastos sa biyahe. Yung panggasolina ni Ingkong, pagkain ni Ingkong at ng mga kasama niya. Ayan. Kaya dapat eh, magbiyahe talaga si Ingkong para may gastos. Ayun ang atin pong nakita dyan at nakikita na rin po ng marami. Ngayon, time check. Alas 11:05 na. Yan, 11:05. 2 hours na pong mahigit ang ating programa at alam ko po na pagka po sumapit na po ang 2 oras, ibig sabihin ay ang ating programa po'y kailangan na pong pansamantalay magpaalam dahil may mga trabaho pa ang mga kasama natin. Ayaw ko naman na napuyatin ang ating mga kasama sa ating Bible studying ito. Kung loloobin po ng Panginoong Diyos sa darating na Sabado, ha, tuloy po natin ito pong ating mga pagtalaki na ginagawa. Yan, salamat po sa mga nagme-message at mga natutuwa po sila. Mga dati rin pong mga miyembro ng grupo ni Ingkong, ngayon po ay gusto na po nilang dito po sa atin na mapasama. Purihin ang Panginoong Hesukristo dito po sa kanyang ginagawa na ito. Samantala, ngayong gabi, bago po tayo matulog, ang akin pong palaging bilin, manalangin tayo, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa umaga po, pagising natin, ito po agad ang ating gawin. Manalangin, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Good night and God bless po sa ating lahat.